Ah, may ano. Good morning guys, no. Ito. Ito ngayon at kasama natin tong mga taga Regasco, no. Itong LPGMA. So nung unang video natin, sinasabi ho natin na akala ko lumuwag na ho sila. Pero sino ho ang dapat mas managot na kumpanya sa kanilang mga tangke? No, si ito po, Regasco po ito, LPGMA. For the first time ever, ngayon lang po sila sumusunod sa ano, no, sa SOP na dapat papalitan yung tangke nila. Pero ngayon po, ito po, no. Ang sinabi ko, may garugad ho sila. Yan ho ang garugad nila. Ito ho ang garugad ni LPGMA sa mga kasamahan niya na pumiikot sa plant, sa mga customer niya. Sino ang mas may pananagutan magpalit ng tangke sa tangke niya? Ito. Tangke po ni Regasco ito ng LPGMA. Umikot po sa ilang taon pong umikot sa merkado yan. Ngayon ito, no? Sino ngayon ang mananagot? Si Petron ba o si Sulain? O si customer? Okay? Sa planta po nila, wala pong ano, no? Ngayon lang po sila nagpapalit. So, ang gagawin po natin, eh, dahil pinopromote po nila na kinakailangan magpa-refill po ako sa ibang planta, pero ang hamon ko sa kanila, ipagkakalandakan ko ito sa kalye at hindi po nila pwedeng hulihin at kasi hindi na po nila kinikilala yung tangke nila na Regasco. Ayan. Hindi ho natin masisisi yung mga crew ng Regasco dahil ito, mananagot ho sila eh, charge ho sila eh. I-charge ho sila. So hindi ho yung tauhan ni Regasco ang aking kinokol ang attention dito. Si Regasco po mismo. Ah, yung pong management ni Regasco, baka naman pwedeng ayusin ho natin yung policy ng swapping ng mga tangke. No? Eh dahil sa takot nila na sila i-charge, sobrang hipit po nila. Pero gusto po ni Regasco, gusto niya palitan si Fiesta Gas, good to good, papalitan niya ng Regasco. Gusto niya palitan si Petron, good to good, ng Regasco. Napakatuso naman ni Regasco niya, napakasobra naman. Gusto mo, palitan ko ng good to good yung tanke mo, Regasco. Tapos yung tanke mo, Regasco mismo, na ilang taon mong pinakinabangan sa publiko, ayaw mong palitan. Imagine mo yan. Sino ang pananagutin mo dyan? Si customer? Si outlet? Ha? Tapos sasabihin mo, nagbabasa ka ng batas ng LPG law? Hindi ho yata tama yan. Ano po? Kayo po ang mas dapat mag-improve niyan base po sa 11592. Ha? Meron pong improvement doon eh. May subsidy nga. Sinasabi sa 11592. Magkakaroon po ng funding ang LPG industry para improve yung mga tangke ng LPG. So anong gagawin mo sa akin, Regasco? Para mong ini-encourage ako na go to illegal way, magpunta ka sa ibang planta, iparefill mo yan. So anong gagawin natin para kumita? O sino ang magsasuffer? Si customer na naman. Ito. No, so, wala po akong magagawa. Ayaw ko rin pong ipilit sa mga crew ng Regasco yan dahil sila po ay pananagutin mismo ni Regasco Management. Sa huling pagkakataon, tatawagan ko si Regasco, titignan natin kung ano ang reaction ng Regasco. Dali po ha. Mainam na pinipilit po natin maging lihiti mo yung operation ng mga tangke natin. Tignan mo natin ano po. Pakinggan nyo po ako at tatawagan ko po yung management na Regasco. Boss, sorry ha. Ano natin yan eh. Sinusubaybay na rin tayo ng ating mga taga subaybay ng ating YouTube. Ay, Eileen, magandang umaga. Andito ngayon yung truck natin, ano? At ayaw namang palitan yung ano, yung isang tangke natin dahil corroded na yung ilalim. Corroded na yung ilalim. Hindi ko rin naman mapupwersa yung mga tauhan mo dahil ang sabi, charge daw ni Regasco yung pagka namali sila ng pag-requalify ng tangke, i-charge sa kanila. Sa tauhan natin, sa mga crew natin, na sa field crew natin. Ha? Yung ano, yung ha?
Bigas po sa Bigas and PG Store. Kaya nga, pero sino ang mas pwedeng mag ano nito? Sino ang mag-i-improve nito? Si Outlet o si Regasco na siya mismo may-ari ng tangke? So, pwede ba nating pag-improve si Petronian o si Solane sa tangke ng Regasco? Pero gusto ni Regasco, pag meron akong basyo dito ng Petron, good to good, Fiesta Gas, good to good, Solane, good to good, pwedeng palitan ng Regasco. Tama, di ba? Parang unfair yun eh. Is it? Eh, yung LPGM eh, Regasco. O kaya lang, Japanese type ito, ang comment siyempre corroded. Bakit hindi magko-corrode ever since naman hindi naman natin ginagawa yung palit tangke? Ngayon lang natin ginagawa yan. So ngayon lang magbabalikan sa inyong mismong planta yung mga tangke ninyo. Paano tayo magkakaroon ng chance para tumaas ang sales kay Regasco kung tayo mismo ay dinedecline natin yung mga Regasco na tangke natin? Ah, ito. Sige. Ah, usapin mo si Aileen. Ayan po, kinakausap po ngayon ng crew niya. Ipinaliliwanag lang po natin kung paanong, anong gagawin nating sistema ngayon. Ito ang ginawa, ma'am. Si Outlet gustong-gusto po niya na sumunod doon sa LPG law. At kung kanginong brand dapat iparefill, doon niya ibibigay. No? So, imagine mo. Hindi na ito pwede dalhin sa planta. Pag dalhin sa planta, ibabalag din ni Sir Alan dito yun. Hmm. So sila mismo, nakakalabo-labo yung kanilang mga binibitawang instruction sa mga tao nila. Kaya okay. Yun namin sa mga customer, ma'am, kasi Regasco ang problema lang. Hmm. Kasi yun ang bigyan natin, di ba? Sa amin. Hmm. Ngayon po. Corroded. Eh, mas malala pa kayo dyan yung Petro na pinapalit ko kay Petro. Pero so far, okay. Oh. Eh, ang gusto nila, ganitong klase yung ipapalit ko rin sa kanila. Ha? Kaya, patay kami, naguguluhan na rin, ma'am. Ayan po. Ayokong kunan ng video yung dalawang crew for their own rights, you know. Eh, gusto ko lang talagang, ano, medyo. Ma'am. Nilito na ho tayo niyan eh. Ang gagawin ko niyan, maghahanap ako ng ibang planta na pwedeng tumanggap niyan. Pero hindi lang pwedeng hulihin. Ha? Kasi sila mismo yung tangke nila, inayawan nila eh. So sino mananagot? Sino pwede mag-improve niyan? Ang mahirap. Hindi na natin. Kaya nalilito yung mga customers, yung publiko. Ano na? Hi, Aileen. Aileen, yes. Hello. Hindi, kaya nga kung i-charge nyo ako, sige na, hindi i-charge nyo lang ako. Kaysa naman sisipahin niyo ako, pupunta ako ng ibang planta para ipakarga ko si Regasco. Where is in violation of the LPG law? O, di ba? So, sa sinasabi niyo, sir, bahala na kayong dumiskarte dyan. Bahala po kayo. Hindi ko sinasabing padala niyo sa ibang planta. Pero de facto, hindi ho pwede yan. O, parang ganun lang. In safe way, parang ganun yung sasabihin niyo sa akin. Pero sa akin, gusto ko, i-charge mo ako para lang mapalitan ito eh. Kasi ayoko namang pumunta sa ibang planta. Ha? Sige, Aileen. Ay, parating mo na lang yung mga ganong comment, Aileen, para at least aware si management kung paano i-resolve, i-reconcile yung mga ganong issues sa plant, sa ano natin, tangke. Ha? Sige, Aileen. Thank you. Ayan. So ayan po, ang finale po ay hindi tinanggap ni Regasco dahil natatakot po sila sa planta nila na ibabalik din po yan. So hanggang dyan na lang po, ano po, sa muli po, ano man pong development ng Regasco on how they are going to implement the LPG law 11592,
ay makakarating po sa publiko at malalaman po ninyo. Okay, thank you po.